Hello everyone and welcome back sa aming channel. So, ayan, matagal-dagal din po hindi po kami naka-upload ng panibagong video. Medyo private po kasi yung mga pangyayari. So, hindi po na po siya di-discuss. Ayan, pero may mga decision naman po tayo or may mga pangyayari talaga na hindi po natin inaasahan. Pero, okay lang naman at least yun naman talaga hindi naman po natin expect, diba? So magpapasalamat pa rin po tayo kasi yun nga, hindi pa rin po tayo pinapabayaan ng Diyos at saka nakaka-survive naman po. So sa ngayon po, ikakwento ko po sa inyo kung ano po yung mga kinaabalahan ko po ngayon kasi ayan nga dati, sabi ko sa video ko na uuwi kami ng Negros for good na. So, yun, akala nga namin yun na talaga. So, nakapag-upload naman po ako ng video noon. Kaya lang, minsan na lang. Tapos, alam niya naman yung nagka-audit sa amin. So, yun, maraming mga pangyayari. Pero, okay lang. So, ngayon, bumalik po kami ng Cebu para po, kumbaga, bumangon muli. Kasi hindi naman po madali yung mga pinagdaanan namin noon, yung nagkabagyo. So, ayan. So, kailangan na naman po namin na bumangon muli. So, nag-decide po kasi ako bumalik ng Cebu kasi gusto ko po kasi mag-aral ng caregiver kasi kung bibigyan ako or ang ibibigay sa akin ng Panginoon na makapag-abroad muli, gusto ko yung may skill na talaga ako kasi dati kasi puro DH lang kasi dati yung ina-applyan ko tapos yun nga, medyo masama po kasi yung karanasan ko noon dati. So ayan, sabi ko, kung bibigyan ako ng panahon ulit or bibigyan ng chance na makapag-abroad, so gusto ko yung may skill na talaga. So ayun nga, medyo nagdadalawang isip pa po ako noon dati kasi gusto ko talaga mag-focus na talaga sa mga anak ko, lalo na ngayon nga nag-aaral na sila. Gusto ko talaga na makita sila na yun nga, lumalaki sila, na at least nakikita ko at nasusubaybayan ko sila lalo na sa pag-aaral nila. Pero kaya nga may mga pangyayari talaga na hindi inaasahan. So ayan, so okay lang po yan. So ngayon, ayun nga, na bumalik po kami dito sa Cebu para naman po makapag-aral ako ng caregiver. So ayun, wala na po kasi iba akong naanuhan kasi dati gusto ko sanang mag-Korea, kaya lang nahihirapan po talaga ako lalo na mataas po kasi yung proseso pag sa Korea. Tapos parang yun nga, may pag-aaral din, kaya lang medyo nahihirapan po talaga ako sa language nila. So ayan, sabi ko, mag-caregiver na lang ako kasi yun, hindi lang naman sa pagtatrabaho ko ma-apply ko yun, kundi sa mga anak ko rin po or sa mga relatives ko. At least meron na po akong idea kung paano pong mag-caregiver, kung ano po yung mga gagawin as a caregiver. So ayan, sa pagka-caregiver po kasi hindi mo lang siya magagamit sa outside of the country or pwede mo rin po siyang magamit dito sa Pilipinas. So kung gusto mo umuwi na dito at gusto mo nang for good, at least pwede ka rin naman makapagtrabaho local, diba? So ayan guys, kapag-enroll na po ako sa UHA Academy. Isa po siyang sikat na training center dito sa Cebu. At saka yan lang din po yung pinaka mababang tuition na nakikita ko. Kasi marami na rin po school dito sa Cebu na pinag-i-inquiran ko. Pero kadalasan medyo mataas na po yung tuition nila. So lalo na po yung registration fee nila. So yung kaya lang po talaga namin yung UHA kasi medyo may kamahalan din. At least i-compare mo siya sa ibang training center, sila lang po yung mas mababa. So, ayan.
Ayan, naka-enroll po ako noon 27 po ako nag-enroll po ako doon. So ayan na nga, binigyan na po ako, nila ako ng schedule kung kailan po yung mag-start yung klase ko, tsaka kung ano po yung class type ko, kasi blending class po kasi yung ano nila. So may face to face sila, meron din po silang online. Mag-a-update na lang po ako sa susunod kung mag-i-start na po yung klase ko. So yung schedule ko nga pala is 5:30 PM to 8:30 PM. So marami pong schedule sila, meron po silang MWF, meron din po silang TTH, tsaka Saturday at Sunday. So pinili ko po kasing mag MWF kasi yung MWF lang po yung may 5:30 PM to 8:30 PM na class. Kasi gusto ko pong mag part-time job habang nag-aaral po ako. Kasi hindi naman po basta-basta yung tuition fee ng caregiver. So, ayan. Kailangan ko din po ng extra kasi yung asawa ko lang yung nagtatrabaho. Tapos, ayan, magastos pa kasi yun nga, may anak akong nagagatas, diaper, yun nga, pagkain pa namin, tsaka yung renta ng bahay. So, ayan, marami pa po kaming babayarin yan, buwan-buwan. So, kaya, mas pinili ko po yung ganyang schedule. So, sana, pagpalain po tayo, o pagpalain po ako ng may kapal, at sana, yun nga, matapos ko po yung schooling ko as a caregiver. So, ayan, i-update ko po kayo sa susunod kung mag-i-start na po yung klase ko para at least meron din po kayong idea kung paano po. Ay, teka lang po pala. Kaya po pala, one of the reason kung bakit nag-enroll ako agad sa caregiver ngayon kasi po, this year lang po kasi yung last na 6 months yung training ng caregiver. So, kasi balita po kasi next year magiging 2 years na po yung caregiver course. So, ayan, mas hinabol ko po yung taon na ito kahit medyo gipit, at least magagawa naman po ng paraan yan. So, ayan, hanggat may kamay tsaka may paa tayo, hala, go lang nang go mga mommies. So, ayan, sige, bibigyan ko na lang po kayo ng idea sa susunod kung mag-i-start na po yung class ko. So, see you!